At ito naman po yung isang lugar kung saan ay nakatanim siya sa isang garden. Hanging garden po yan. Itinaniman ko. Aloe vera. Yun yung paa niya. At yun yung kanyang misa. Lagyan ko linoleum. At ito po yung kanyang mga tanim. Yung mga aloe vera. Yan. At medyo marami-rami na rin. Dahil may mga paraan po tayo kung paano magparami ng aloe vera. Muli isang bagong episode na naman ang ating gagawin, mga kaibigan. At bago yan, binabati ko kayo na isang magandang umaga. At purihin ang Diyos sa umagang ito na siyang nagbibigay sa atin ng kaalaman kung paano natin isasaganap ang araw ng bukas. Sa umagang ito, mga kaibigan at mga kagardin, ay isang bagong episode na naman ang ating gagawin. Ito po yung tungkol sa kung paano ma-improve o mag-grow ang inyong aloe vera. At yan po ay na-vlog ko na noong una. Pero sa ngayon, lilinawin ko sa inyo ng gusto kung paano ba talaga magparami ng aloe vera. Ito po ay aking ipapakita sa inyo ang isang halimbawa kung paano natin dapat palaguin ang ating mga aloe vera. At huwag tayong nag-aapura kung tayo ay nagpapalago ng aloe vera. Sapagkat kung mag-apura tayo na palaguin ang ating mga alagang aloe vera, ay mabibigo tayo. Hintayin natin na kung ano talaga ang panahon o term ng kanilang oras, araw, taon, o buwan. Araw, buwan, taon. Kung ilang taon dapat sila dapat harbisin. Nasa ngayon, ipapakita ko nga sa inyo kung paano natin mapapalago ang aloe vera. May ipapakita ko sa inyo na isang halimbawa na isang aloe vera na ito po ay naparami ko sa pamamagitan ng mga ginagamit kong pampalago nito. Tara na, puntahan na natin. At nandito na po tayo, mga kaibigan. Ito po yung isang paso na hindi ko pa na ipapakita sa inyo kung paano natin siya naparami. Siguro naman napapansin nyo kung gaano siya kalalaki. At ito, may naputol na nga. At itong mother plant niya, mayroon na siyang mga kinunang dahon. At katulad nga po nito na ipinakikita ko sa inyo, marami po siyang anak. At yan po ay ang gagawin po natin dyan, tatanggalin na po natin yung mga anak niya at ililipat na natin siya sa ibang lalagyan. Okay, subaybayan nyo po kung paano natin gagawin. Yan po, tanggalin na natin itong mga anak sa isa. Alisin na natin. Ito po yung bato. Ito. Sa mga source natin. Plano. Ito yung isa sa mga source natin kung bakit palago ang ating aloe vera. Ang natanggal natin ay bali apat, pang-apat na ito. Lima. Ang pang-anim ay ito na.
pampito, pangwalo, pangsiyam, at ito naman yung pangsampo. Malaki na yung pangsampo. Pang-11. Pang-12. Pang-13. Pang-14. At ito yung pang-15. Pang-16. Pang-17. Pang-18. At mayroon po siyang 3 maliliit, 2 pot, o pang-2 pot, 1. Kasama yung mother plant ay mabot na siya ng 22 pieces. Isa lang po yung itinanim natin dyan, mabot ng 22 pieces. At ngayon po nakita nyo ng mother plant niya ay medyo mataas na, malayo na ang nararating. Yan, tingnan natin. At iyan na po yung mother plant niya, malayo na yung nararating niya. At ang gagawin po natin dyan, dadagdagan na natin yung lupa niya para naman umabot dito. At yan ay panoorin nyo kung paano natin gagawin. Meron po akong blinag nito, nakakamakailan lang, na kung paano paanakin ang aloe vera kung ito ay matanda na. Pero ito naman ay nanganganak pa naman dahil bata pa nga po ito. Kaya lang malusog nga po siya. Ay marami siyang naging anak. At ngayon, ang gagawin natin ay dadagdagan natin siya ng lupa ngayon dito. Ano po? At yung ginawa natin nung nakaraan ay ganun din sa ngayon. Okay, tara na. Gagawin na natin. At bago natin siya dagdagan, yung mga pinagkunan natin ng mga anak, katulad po nito, lagyan na po natin ng abo. Yan, para hindi siya hindi mabulok ang dahon. Yan, lagyan na natin ng abo. At ito na po yung mga naging anak niya, ano? Yan. At nailagay na natin sa isa sa isang karton. At ang gagawin natin, iriripat na natin siya sa mga taniman. Okay. Unahin muna natin yung mother plant. Lalagyan natin ng lupa. At pahabain natin yung kanyang katawan o ang kanyang lupa, paabuti natin sa katawan. At ito na nga po, ilalagay natin ito para itong lupa niya ay tumaas. Dahil itong ating aloe vera ay mataas. Ngayon ang gagawin natin, lagyan natin ng paraan para yung lupa ay umabot dito sa parting leeg. Gumamit po tayo ng dyaryo.
kasi nakabuka itong mga dahon, hindi natin maipapasok yung kanyang extended na paso, masusugat yung dahon, kaya gagamitan natin ng papel para pinakadepensa para hindi siya masaktan. Lagyan na natin. Make sure nyo lang na nakagitna yung ating extension na paso. At kukuha na tayo ng lupa na pandagdag. Okay, yan na po, nadagdagan na natin ng lupa. At dadagdagan pa natin tong bato kasi kulang pa. At ito naman po yung itatanim nating mga anak niya. Nasa more than 20 pieces ang kanyang naging anak. Sa susunod po, abangan nyo po kung anong mga dapat natin gagawin sa video. At nagpapasalamat din po ako sa inyong panonood. Sana patnubayan tayo ng Panginoon sa araw-araw at ingatan tayo sa anumang uri ng kapahamakan at ilayo sa anumang disgrasya o mga sakit. At bigyan tayo ng lakas ng Diyos. At anumang ating hilingin ay dinadalangin ko sa Diyos na ito ay ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Pagpalain nawa ang inyong mga kamay sa paghahalaman. Amen. Sign up po, Tatay DIY Garden. Please subscribe. Thank you.